Hi po, magandang araw po. So ito naman po ang kaibigan niyo si Jake, and then sa tutorial po ito, ituturo ko po sa inyo po kung paano gumawa ng prelim grade solver in modern C++. Actually po, itong problema na ito ay tinanong ng isa po nating subscriber. So according sa kanya, before po tayo mag-start, welcome po kayo sa channel ko. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, paki-like po, share, and huwag kalimutan po mag-subscribe po sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong mga suporta, mga likes, comments, and suggestion at panonood ng mga video tutorial ko. Itong problema na ito ay pinadala sa atin ng isa nating bagong subscriber sa channel ko. Nagpapasalamat po ako. Kung may mga question kayo, mga problem, basta simple lang po, kasi po right now tumatanggap din ako ng mga programming jobs. So mga simple programs po, ginagawan ko po yun ng tutorial po, hindi lang masyado complicated kasi may services po ako sa programming po. Pero as much possible po, kung kaya ko lang po at saka simple lang po ang problem at saka hindi complicated po, I try to accommodate ang mga tanong, and then ginagawan ko po ng video tutorial po. So, according sa kanya, write a C++ program to ask the student subject grades in the following criteria in compute the prelim grade of the said subject. May mga portion lang po ako dito na iniba, no? So, one, written quiz, 5%. Ikalawa, correction na lang natin, ha? Hands-on quiz, 30%, programming project, 35%, prelim examination, 30%, display the prelim grade and remarks whether the student passed or failed in the prelim period. Okay, kung bago pa lang kayo sa C++ programming po, nako po, ako po, na-experience ko din ito, no, long time ago using Pascal programming. Hindi ka talaga alam, napakasakit sa ulo po. So, actually this problem po, kasi matagal na ako nagpo-program sa C++, I think siguro mga 11 years na on and off, so medyo nahimay ko na po, pero along the way I learning. So ito po ang title ng program natin, prelim_grade.cpp, no? So ito po, may website po, pwede nyo mabisita, may email address kung may mga tanong kayo or kung gusto nyo magtanong sa mga services ko sa programming, kontakin nyo lang po ako sa JR Pomperada. At gmail.com. Okay po. So, sige po. Okay, so ganito po. So, ito po. Palikihan ko lang po. Ito po, may mga variables po tayo dito, no? So, modern C++, I'm no longer using po ng using namespace std, I use stream. So, we have here mga series po ng mga variable, subject, remarks, integer, std, :: kung gusto nyo po, ma-eliminate po ang using namespace std sa old C++, ganun po. And then we have here how many variables? We have 5. Written_quiz, hands_on_quiz, and programming_project, prelim_examination. And then we have also compute_prelim_grade. Then dito po, may title po tayo, Prelim Solver in Modern C++. Dito po, nagtatanong po tayo ng string with space po. So, we will be gamitin po natin ang getLine and cInIgnore. Bakit po may cInIgnore dito po? Kasi po, kung wala tayong cInIgnore po, nagja-jump po sa third stanza po or third line ng code po. So, to avoid that, gagamit po tayo ng cInIgnore. And then dito, we are asking sa written quiz grade, it will store in this variable, written_quiz,
hands-on quiz grade, hands underscore on underscore quiz, programming project grade, programming underscore project, give prelim examination grade, prelim underscore examination. And then dito po, nagko-compute po tayo. So, written underscore quiz multiply by 5%, 0.05 hands-on quiz, 0.3 programming underscore project, 0.35 prelim examination, 0.30 equivalent to 100%. And then for the remarks po, meron tayo dito na string. So, magsabi po tayo ng string. It is English po, continuous list of characters po. Katulad din ng subject. So ito po, if prelim if compute underscore prelim grade greater than or equal to 75, remarks po natin, passed, nakapasa ang bata, ang estudyante. Kung true po, kung false po, hindi totoo, fail siya. So ito, nag-display tayo to ng result and a program. Huwag kayong mabahala guys, kasi maglalagay po ako ng link sa video na ito para ma-download yung complete program listing. Okay, so patakbuhin muna po natin ang program. Sige. Okay, tumatakbo na po. Give prelim grade solver in modern C++. Give subject name C++ programming. Give written quiz grade. Let's say 75, hands-on 87, programming project, nakabawi siya, 93, prelim grade, well, medyo mababa po, 82, pero pasa. So ito po ang result po, C++, programming subject, prelim grade, 86, remark, passed, and the program. So what if po, hindi po siya nakapasa? Okay, tignan natin. Let's say subject niya is college algebra. Nako po, napakahirap kung hindi tayo magaling sa math, no? 67, 73, hindi talaga siya, nahirapan talaga siya. 65, prelim examination, 73. So ito po ang kanyang display results, college algebra prelim grade 69, remarks failed, end of program. So ito po ang end ng tutorial video natin guys. Medyo summary lang po ito. What ang importante po, nabigyan ko lang kayo po ng idea kung paano ginagawa itong program na ito. Kung gusto nyo ang video na ito, paki-like po, share, and huwag kalimutan po mag-subscribe. Maraming salamat po guys sa panonood. Na-appreciate ko talaga ang tulong nyo sa channel ko. Napaka-laking tulong po. Ito po ang kaibigan nyo si Jake. Hanggang dito lang muna guys. Paalam muna. Bye-bye.